Subscribe kay Rito, ha? Mag-iingat kayo lahat. Manila, God first! God first! Sugod! Manila, God first! Sugod! Yan, so magandang umaga mga ka-adventure. So ngayong araw mga ka-adventure, i-update natin to ulit yung Dolomite White Sand, no? Ito na po mismo yung nakikita natin sa harapan natin. Ito na po yung additional na pagbabago. So tuloy-tuloy na nakikita natin na binababa na po yung Dolomite White Sand. So hinahakot na po nila. Kung nakikita nyo mga ka-adventure, no? Hinahakot na po ng mga truck galing doon sa Bards, no? At yung galing naman sa Bards, galing po doon sa Laot, yung may malaking barko pa po na naghahakot. So tinatransfer lamang po mga ka-adventure kasi di makadikit dito sa malapit yung malaking barko, no? So sinasalubong na lang ng mga Bards na maliliit. Yun yung naghahakot papunta dito sa Dalampasigan, no? Kung nakikita natin sa video, ito na po yung actual. So dito sa kabila, yung kabila na yan, naglagay sila ng rock formation, so pabilog. So may mga design din mga ka-adventure yung rock formation dito. So kakaiba, no, kung napapansin nyo, may rock formation siya na pabilog at pahaba, no. So ito yung nakikita natin ngayon na additional, no, dito sa phase 1 mga ka-adventure. Ito yung mga pagbabago, talagang tuloy-tuloy pa rin mga ka-adventure. Grabe, no, nakakabilib. Kahit na nasa gitna tayo ng pandemya, hindi nawalan yung government ng project. So yun naman yung maganda, no? Para na rin sa kinabukasan ng mahal natin sa buhay, na sana, no, balang araw ito po ay magagamit ng mga sumusunod pa sa ating henerasyon mga ka-adventure. Balang araw mga ka-adventure ito ay gaganda, at ito ay isa siguro sa makikita natin na potential na uunlad ang bansa natin mga ka-adventure, dahil dadami ang turista. Kung makikita nyo, ito na po yung bago, no? So may speedboat na dumarating mga ka-adventure, no? Parating ang bilis. Yun. So grabe. So doon naman sa unahan yung Black Sand mga ka-adventure. Nandun sa unahan yung Black Sand kung saan nakalagay, no? Napakadami dumating ngayon. At isa pa, no, ang dami nilang activity ngayon dito sa Manila Bay. So ito yung mga equipment nila, nakikita natin yung equipment nila mga ka-adventure. Yan po yung nakikita natin. So ito yung kinubira. Yan po yung mga kumbaga luna mga ka-adventure o trapal na ginagamit, no, doon. Kagaya yun, tinabil niya, tinatakpan nila yung Dolomite White Sand mga ka-adventure. So tuloy-tuloy, no? So may doon nakikita natin yung bangka, yung swimboat nagpapatrolya, no? So nagpapatrolya din yun mga ka-adventure. At nakikita natin doon sa unahan, tuloy-tuloy pa rin yung paglalatag ng buhangin. Napakaganda at napaganda yung ulap, no? Kung mapansin natin yung ulap ay napakaganda mga ka-adventure, no? Kung napapansin nyo, napakaganda at tahimik nga pala dito ngayon sa Manila Bay mga ka-adventure, dahil nga po napansin natin, no, halos wala tayong nakikitang tao. Isa na rin doon mga ka-adventure dahil lockdown, no? So kung may mga tao na pumupunta dito, sinasaway po ng mga kapulisan, sinisita, kasi walang bawal mag-jogging, bawal mag-exercise ngayong araw, no? At sa sunod pa ng mga araw, hanggang 5 po ito mga ka-adventure, tuloy-tuloy ang lockdown. At kung napansin nyo, maraming sasakyan, pero hindi ganun kadami kagaya nung una, no? Iilan lamang po mga ka-adventure, kunti lang po ang mga sasakyan na nandito, no? Yung mga dumadaan, sobrang tahimik. Kung ma-i-update din natin, no, mga ka-adventure, yung sitwasyon ng trapiko ay kukunti lamang po mga ka-adventure. Yung mga nandito, ayan, kukunti lamang mga ka-adventure yung nakikita natin dito sa lugar.
So ito yung Ruas Boulevard, no? So dito naman yung MMDE. So nagdidilig. Ayan. So napaganda. Ito naman yung papunta ng Anda Circle o Rizal Park, mga ka-adventure. So hindi siya ma-traffic. Konti lang po talaga yung sasakyan, no? So si sir. Ah sir, nagdidilig po kayo? Yan, so dinidiligan din yung mga halaman, mga ka-adventure. Ah. Maliban sa mga PDO sir, isa rin pala kayo sa nag-aano ng mga halaman, no? Yung mga MMDA, mga ka-adventure, no? So tuloy-tuloy pa rin ang pag-aano ng MMDA trabaho. Pero ang gaganda ng halaman dito, Taya. Oo, oh, ang gaganda na, oh. Kahit na kalagitnaan ng tirik ng init, mga ka-adventure, yung halaman ay napakaganda na. No? So yan, yung mga nakikita natin, napakaganda, mga ka-adventure. At walang ka-traffic-traffic, kung napansin nyo. Halos walang sasakyan. Grabe, no? Kung nakikita nyo, ito na yung pagbabago, mga ka-adventure. Talagang tuloy-tuloy. At yung Center Island, nakikita natin, ang dami ng halaman, no? Puno na ng halaman, pati yung gilid, mga ka-adventure, may mga halaman na rin dahil yun sa PDO na parating nakasuporta, no? So dahil nag-hard din yung lungsod ng Maynila ng mga trabahante, mga PDO, kaya grabe tuloy-tuloy ang paglilinis, no? So bababa na tayo at i-update din natin yung baba. So dito, so dito tayo, mga ka-adventure. So ito yung ilalim, no? Suswal, malinis naman. Continue pa rin. So dito naman, mga ka-adventure, ito naman yung black sand. So kunti na lang, napatag na nila yung black sand. So nakita natin, pinatag na po nila yung black sand, mga ka-adventure. So nalatag na rin, ito na po yung tinatawag natin na pisto. Kung doon nagbabaan na sila ng Dolomite White Sand, dito naman napatag na. At yung sa laot, yung kulay blue barko, yung po yung Dolomite White Sand ang karga. So grabe, no? So kung nakikita natin ito, mga adventure, yung dulo ng pipe sinker, no? Ang liit lang po ng tagasan, kasi nga po, mga ka-adventure, pinifilter po kasi siya bago siya nilabas. So nakikita natin, no, yung dulo. Tapos dito naman, no, ito yung mga stand ng pagpapatungan ng PVC. So hindi pa gawa dito yung, hindi kagaya doon sa una nagawa na yung tiles, no, yung malabigan tiles, mga ka-adventure. So hindi pa nakabitan dahil dito naman kinoconstruct pa yung area at nandito rin nakatambak yung pisto. So para din na rin sila masira. So napakaganda, no? Pagmasdan, mga ka-adventure, kung nakikita nyo, ito na po yung pisto, no? Napakaganda na po. Wow, this is incredible, no? So napakaganda, mga ka-adventure. Yun nga na, mga ka-adventure, no? Halos walang katao-tao dahil nga po bawal dito sa Manila Bay, no? Ito po yung unang ECQ, mga ka-adventure, dito. Talagang napaka tahimik yung lugar, no? Kung meron man tayo nakikita, ilan lang, pero mostly yan po ay trabahante ng Manila City Hall. At yung mga trabahante rin dito, yung mga contractor, no, sila lang yung allowed na nandito sa Manila Bay, mga ka-adventure. So muli, mga ka-adventure, mag-iingat po tayo parati kung saan man tayo dalhin ng ating mga paa, at isipin din natin kung tama ba yung ginagawa natin, especially, no, dahil nga po
may nanguhuli, no, dito sa Manila Bay. Piliin na lang natin maging safety at maayos. Huwag na natin bantayan yung pulis kung mayro bang pulis o yung mga nanguhuli. No, mas mabuti na lang na mag-stay sa bahay kung kinakailangan, no, kung wala ka namang gagawin sa labas. So muli, maraming salamat sa inyo at hanggang dito na lang yung video natin, mga ka-adventure. So pinapakita natin yung nandito ay mga trabahante po yan ng Manila City Hall. So talagang napakaganda, no. So anyway, no, marami na rin sasakyan nasa paligid. At yun, mga ka-adventure, dito na lang tayo. At mag-iingat po kayong lahat. God bless po, God bless.